Gaya ng mga nakaraang halalan, labanan pa rin ng mga tinig at musika ang mga presidentables sa panunuyo ng mga botante. Ilan lang dyan ang posible at dying inside to hold you ni Manila Mayor Isko Moreno. Kaisa ni na Senador Ping Lacson at Senate President Tito Soto na siyang nag-compose ng kanta. Gayun din ang umagang kay Ganda at Ako ay Pilipino para sa kampo ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. Kamakailan lang, ginawang campaign song ni Vice President Lenny Robredo ang Paraiso na kinanta ng anak niyang si Jillian Robredo. Ipinaalala ng Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers of PhilSCAP na dapat humingi ng pahintulot at magbayad ng licensing fee ang lahat ng mga kandidatong nakikinabang sa paggamit ng musika sa kampanya. Kabilang na rito ang pagtugtog online, background audio, at maging sa public performances. Pinagdiinan din ng Intellectual Property Office of the Philippines na kailangang isaalang-alang ng mga kandidato ang paninindigan ng mga kompositor sa politika bago nila gamitin ang kanilang musika. Dapat anilang igalang kung ayaw sa kanila ng kompositor. Giit naman ng National Artist for Music na si Ryan Cayabya, hindi libre ang komposisyon niyang Paraiso sa grupo ni Robredo. Dumaan daw ito sa tamang proseso ng pagpapaalam. Is it a donation or? But it's not because they went to a publisher. Bilib ako sa kanila kasi hindi sila naniniwala na basta libre lang volunteer. Pagka may rules, may rules. Ayon sa PhilSCAP, binigyan na nila ng lisensya ang grupo ni Marcos sa paggamit ng Umagang Kay Ganda at iba pang kanta hanggang Mayo 2022. Minabuti naman ni Nakal Yodi de Guzman at Senador Manny Pacquiao na gumamit ng mga orihinal na komposisyon para sa kanilang mga kampanya. Tiniyak naman ng grupo ni Moreno sa ABS-CBN News na sumusunod sila sa patakaran ng PhilSCAP. Giit din ng PhilSCAP sa ilalim ng Global Agreement ng mga music organization, mandato din nila ang mangulekta ng licensing fees sa paggamit ng foreign music sa halalan 2022. Mario Dumawal, ABS-CBN News.